partner. Ito na naman tayong nananabik sa ating pamamasyal at pagtingin sa mga napakagandang mga tanawin sa ating mga pinapasyalan. Alam mo, partner, isa sa mga magandang gawin pag ginagawa ko yung pamamasyal, yung kumukuha ko ng mga litrato, nagpipicture taking. Although hindi ako skilled na photographer, yung hobbyist lang ako, partner eh. Pero yan yung isa sa mga namimiss kong gawin pag namamasyal. Tama, partner, kasi nung pumunta kami ni Gerald sa Kalatagan, napanggit ni Judy kanina yung lighthouse. Ako naman, napakaganda. Kahit sa ang angulo, napakaganda. Eh, nagsisi kami kasi wala kaming kuhang camera noon. Telepono lang ang gamit namin ni Gerald noon. Magaganda na ang mga shots namin. So, we were thinking lang, partner, na sana kung may basic photography skills lang sana kami ni Gerald. Kahit siguro nga kung anong klase ng camera ang bitbit namin o kahit mobile phones lang, sana nakakuha kami ng magagandang shots. Eh. Yun na nga, partner. Alam mo, dito sa atin, sa TRY, si Sir Jetro, yan yung ating talagang camera guy yan. Eh, no? Pero may kaibigan pa tayo na may interview today na expert din dyan, partner, na maaari tayo matulungan. Oo. Oo. So, tatawagin natin yung ating bisita for today, no? Na si Sir Benji. Nandiyan dyan ka po ba, sir? Kasi nais namin ni partner Ralph, si Sir Benji Dizon, isa siya sa mga expert na photographers na mga kaibigan natin, Professor Ralph. Kumusta ka, Sir Benji? Magandang umaga po sa inyo, Sir Rome, at saka si Prof. Rolf. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin sa inyong programa. Oh, you're welcome to TRY-PH Media, Sir Benji. Sir, tatanong lang muna namin, nasang location ka, sir? Kasi syempre, naka-enhanced community quarantine tayo ngayon. Ano po yung exact location niyo, sir? Ako po ay nasa bahay namin dito sa Quezon City. Sa Fairview, Quezon City po. Fairview, Quezon City. Sir Benji, ito nga, at nagkakatanungan kami tungkol sa photography. Sir, alam ko may business ka ng photography. Ano po ba yung business name natin, sir? Sir, ang business name po natin ay D-Zone Studios. Yun, D-Zone Studios. Diyan din po yan, no? Sa Fairview. Tama po ba? Yes po. Dito po yung location po namin. At anong klaseng photography ang ginagawa niyo diyan, Sir Benji, sa inyong D-Zone Studios? Primarily po, ang kino-cover po namin ay weddings. At paminsan-minsan, nag-i-events po kami, corporate. And then, minsan po, may mga nagre-require sa amin ang product photography, newborn photography. Kino-cover din po namin. Oy, yun, magaganda, no? May mga iba't ibang klaseng events na kino-cover ninyo. So yung mga wedding ganyan at corporate events ay kino-cover din ninyo, Sir Benji, no? Itong mga katry namin na nanonood sa atin sa ngayon, nagtatanong din sila eh, habang naka-quarantine, syempre, ano ba yung paggagamitan mo na yung camera? Ano ba magagawa para makapag-practice pa rin ng photography while they're at home? May ma-advise ka ba para sa ating mga katry-PH Media, sir? Ayun. Actually, pag sinabi po natin na photography, ang agad-agad na pumapasok sa isip natin, eh, gusto nating lumabas. Kasi doon yung mga karamihan ng mga subject natin. Gustong-gusto natin ang nature, nakuhanan, gustong-gusto natin mag-portrait, gustong-gusto natin mag-documentary. Pero sa ngayon, nasa ECQ tayo, challenge talaga na makapag-practice ng ating napiling craft. Pero kung titignan po natin habang tayo ay naka-lockdown, maaari pa rin pala nating ma-practice o ma-practice ang ating skills. Halimbawa, pwede po tayong mag-practice ng portrait photography. Napakaganda pong subject ang, halimbawa, isa kang magulang, napakagandang subject ang mga anak. Or, isa kang asawang lalaki, pwede natin gawing subject ang ating asawa. Gustong-gusto pa ng asawa natin na makuhanan siya. Baka hindi pa natin nakukuhanan siya ng magagandang portrait, e pagkakataon na po natin ngayon para makuhanan ng magandang portrait ang ating kabiyak. At habang tayo ay nasa lockdown,
actually mapag-aaralan natin ng maganda yung lighting technique natin. Halimbawa, nagpo-portrait po tayo kasi photography is all about light, all about light. So pwede po nating pagpraktisan gamit ang ambient light or yung available light. So pag-aaralan lang po natin kung paano tayo makakakuha ng magandang portrait gamit ang ambient light. Or kung meron naman tayong mga flash, pwede po rin pa rin po nating pagpraktisan ang tamang paggamit ng mga flash po natin. Pwede rin po tayong tinatawag po natin na documentary photography. So habang nasa bahay po tayo, kung ano yung ginagawa po natin na karaniwan na, actually paulit-ulit yun during quarantine, pwede po natin kuhanan yung mga nangyayari sa ating tahanan. Documentary photography style. So, nire-record natin kung ano yung mga nangyayari sa mga anak natin habang naglalaro sila, habang nag-gadget. So, habang nag-uusap ang ating asawa kasama ng ating mga anak, pwede po natin gawin yon. Ang isa pa ay tinatawag po natin na product photography. Naalala ko lang Sir Rome at Prof. Ralph, nung isang araw may napanood po ako na gawa ng isang kaibigan natin na ang ginawa niyang subject sardinas. At family brand yung sardinas. Ginawa niya ng parang 15-20 second clip. Akalain ninyong umabot yon sa mismong company ng family brand na sardines. At pinadalhan siya ng bulto-bultong sardinas. Ayos din yun. So marami pa lang pwedeng maging subject, Sir Benji. Parang gusto ko rin gawin yun, partner. Pero ayokong gawin para sa sardinas, partner. Alos isang bandang puro sardinas at noodles ang nakain ko dito sa Amadeo. Yun na nga, medyo iba naman. Spam naman. Ayun, Sir Benz, marami yung nagtatanong ngayon sa akin. Ako hindi naman ako photographer, sir. Paano yun? How do I begin this hobby? How do I get started with photography? Ano ba yung pwedeng gawin parang simula? Siyempre, hindi tayo makalabas para makapag-aral. Ano yung pwedeng gawin para makapagsimula ng photography sa bahay? Ayun. Minsan, yung mga gustong mag-aral ng photography kasi ang iniisip kaagad nila, gusto kong magkaroon ng magandang camera. O gusto kong bumili ng SLR or mirrorless camera para makapag-practice ako ng photography. Pero ang kagandahan po ngayon, meron po tayong mga cellphones. Mga cellphones po natin. Actually, katulad na nabanggit ni Prof. Ralph kanina, na nung nagpunta sila sa isang magandang lighthouse, na-document pa rin nila gamit ang cellphone nila. It's just a matter of really learning how to use properly yung mga cellphone, kung ano yung meron tayo. Kasi hindi naman kinakailangan na magkaroon po tayo ng napakagandang camera para makapagsimula. So malaman lang po natin ang tamang paggamit unang-una ng mga cellphone natin. At pangalawa, kailangan po natin ng basic knowledge sa photography. At dati-rati po, kinakailangan mo pang mag-workshop or kailangan mo pang magbasa ng mga libro na punta ka sa library, magbasa ng mga aklat tungkol sa photography. Pero ngayon po, meron tayong tinatawag na YouTube University. So karamihan po sa mahuhusay na photographer ngayon, tumitingin lang po sila ng mga videos sa YouTube. Napakaraming tutorial. At agad-agad na maia-apply mo yung mga matututunan mo at mas mabilis kang matuto ng photography. Ayun, oo. University of YouTube, no? Yan yung karaniwan ang ginagamit ng maraming tao sa ngayon. Kaya naman, Sir Benji Tiso, maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa aming programa. Paano kung gusto nilang makonta kayo, sir? Paano po ba kayo ma-reach ng aming mga ka-TriPH Media? Meron po tayong website, bizonstudios.com. Pwede po silang mag-email gamit yung website. Or ang email address ko po ay benji@bizonstudios.com. At pwede rin po silang kumontak via phone 0932-856-6662. Ayun. So, partner, may tanong lang ako kay Sir Benji kung okay lang. Okay, sige nga partner. Ano ba yung... Sir Benji, yung mga kliyente nyo sa photography, halimbawa wedding o events, minsan ba yung mga kliyente nyo nagtatanong din sila sa inyo ng best location kung saan gagawin yun?
O nagre-recommend na din pa kayo ng location? Actually, once na nag-book yung client, ang unang-una nilang tinatanong, saan magandang mag-prenup, unang-una yon. Secondly, nagtatanong din po sila ng mga location nila para sa mismong araw ng kasal nila. So, siguro mga 80-90% ng client po namin, ganun ang tanong. Uy, edi, kung bakit ko naman natanong po ay hindi naman sa parang bias naman ako sa Calatagan, Batangas partner, no? At hindi dahil kaibigan natin yung kanilang tourism officer, pati yung kanilang mayor. Pero Sir Benji, baka gusto mong mag-ocular sa Calatagan, Batangas, pwede ka nang i-assist ng Tri-PH Media through our Tri-Ambassador. Para sa akin kasi hindi ako photographer, sir. Pero masasabi ko na magugustuhan ng mga kliyente niyo yung mga ano, yung mga sites doon. At kung sakali man na pagkatapos ng prenup o ng photoshoot niyo at kailangan nila ng accommodation, napakaraming mga hotel at napakaraming mga resorts doon. Sure naman ako na ia-assist kayo ng tourism office kasi yan naman yung kanilang ginagawa para mag-generate ng maraming mga kliyente at maraming mga bisita na pupunta sa Calatagan, Batangas. Yes, sir. Actually, isa sa mga paborito po naming spots ang Calatagan, Batangas. Last 2019, siguro mahigit sa 10 kasal ang aming kinover doon. At kung prenup ang pag-uusapan po natin, napakaraming prenup location po ang pinupuntahan po namin sa Calatagan. Napakaganda po talaga ng Calatagan. Kita mo naman, partner, oh, nire-recommenda pa lang natin ang Calatagan kay Sir Benji ay madalas na pala siya ron. Oh, eh kung dadalasan pa niya, di mas matutuwa ang mga kaibigan natin sa Calatagan. Salamat, Sir Benji, kasi sa pamamagitan ng pagre-recommenda nyo ng ganitong mga locations, while photography ang negosyo nyo, ang laki ho ng naitutulong nyo sa domestic tourism ng ating bansa. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po ulit, Sir Benji. Ingat ka sa iyong kinalalagyan. Thank you ulit sa inyong pagdalod dito sa amin sa Tri-PH Media. Ayan po, mga ka-Tri-PH Media, si Sir Benji Dizon from Dizon Studios. Kaya naman, kung kayo ay nag-iisip ng mag-photography, well, ito na yung panahon. Okay, so partner, yan na po. Ang araw natin ay buong-buo na naman dahil sa marami sa mga kaibigan natin from Calatagan, Batangas, at siyempre pa si Sir Benji Dizon doon sa ating Try This episode for today. Ang photography at home. Ano? Marami ako natutunan, partner. Ha? Ako din. Oo, ako din. Nag-message nga sa akin yung boss natin, si Sir Julius, at na-enjoy niya raw yung episode. Sabi niya sa akin sa Survivor, basahin ko lang, partner, sabi niya, new hobby to learn to ease the boredom. Okay. Kaya ako, mamayang hapon, pati yung mga anak ko, shoot na rin kami dito. At nabuhayan ako ng loob, partner, kasi alam mo naman, biyahe ako ng biyahe. So hindi pa pala huli ang lahat. Papaturo ako, aabangan ko yung mga tutorials sa YouTube, pero iba pa rin kasi yung si Sir Benji, partner, ang magtuturo. Kaya abangan ko kung meron man tayong mga future na mga episodes on tutorial on photography dito sa Tri-PH. Yan ang pakakaabangan natin talaga, partner. At marami pang ibang mga skills ang pwede nating matutunan. Siyempre pa, marami tayong mga kaibigan na iniimbitahan upang bumisita dito sa ating palabas. So again, maraming salamat. Isa na naman pong episode ng Tri-PH Media ang ating natapos sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat po sa inyo na nanonood. Kasama po ng aking partner na si Professor Ralph. Siyempre pa, kami po ay patuloy na magpapakita sa inyo ng mga maraming bagay na pwede nyo gawin habang nandiyan dyan kayo sa inyong mga tahanan. Marami pa tayong i-feature na iba't ibang mga lugar na hindi natin mapuntahan sa ngayon dahil sa Enhanced Community Quarantine. Subalit, nandito lamang po kayo, magstay lang kayo sa amin. Follow us here on Facebook. Our YouTube channel is almost up, so abangan nyo po yun. Aming i-share sa inyo kung saan nyo pwedeng mapanood yung mga previous videos and previous episodes ng Tri-PH Media on YouTube at sa maraming pang ibang social media platform.
Again, marami pong salamat sa mga bisita natin, si Ka Leo Par ng Lemery Batangas, ang ating Tri Ambassador, at syempre si Ma'am Julian Dino, ang Tourism Officer ng Calatagan, Batangas, at yung ating Try This Feature for today. These are Benji Dizon and Dizon Studios. Maraming pong salamat. On behalf of Professor Ralph, ito pong inyong lingkod, si Rome, na nagsasabi sa inyo, you'll never know unless you try.